ang isang bagay kapag nagiging trending at the same time parang marami yung may gusto ay nagmamahalan o bagong bunot ano yan sa lupa, nakadirekta po yan sa lupa tapos binunot, tapos ang lalaki niyan, no? Meron nagkakaroon ng multiple leaves, no, sa isang bulb o sa isang roots katulad po nitong isa natin na to. Parang makeover dun sa ating millionaire snake plants. Naman natin ano kung magkano yung bentahan ng yan, masunya na ngayon ano. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan natin ano, dahil nga sa nag-trending itong halaman na ito at sinasabing maswerteng halaman sa susunod na taon at ngayong taon na to, itong millionaire snake plants na hawak-hawak ko, biglang nagsitaasan yung presyo, no? At pag-usapan natin yan, ano, kasi ang isang bagay kapag nagiging trending at the same time parang marami yung may gusto ay nagmamahalan, no? Kasi yan yung law of demands, ano? Yan, tingnan natin ano kung magkanuhan na ba presyohan nito. Plus tingnan natin yung marami natin ganito sa garden kasi meron akong mga plants dito na millionaire snake plants na aking aayusin at titingnan natin kung iriripat ko pa ba yan o i-out ko na, no? Pero tingnan muna natin yung presyuhan. Samahan nyo ako ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. We're back. Meron tayo ditong mga millionaire snake plants na bagong bunot ano, yan sa lupa. Nakadirekta po yan sa lupa tapos binunot. Tapos ang lalaki niyan, no? At natutuwa ako. Yan po yung tinatawag na millionaire snake plants sa ngayon, pero dati mas kilala yan sa tawag na Masoniana, Whale Pin, Congo, yan yung mga pangalan ano. Pero bakit nga ba naging maswerte, no? Sa mga hindi pa nakakaalam at ngayon pa lang mapapanood yung ating video, sinasabi po dahil dun sa kanyang bilog na dahon ano, kaya ito kumakatawan ng wealth ano. Yung green na kulay, siya naman yung kumakatawan ano doon sa abundance ano. Doon sa jade na sinasabing nagbibigay ng swerte, no, yung ating jade green na kulay ano. Ito po kasi yung mga nakadirekta, no, sa lupa ano, kaya ganyan yung kanyang mga kulay. And yan po, kita nyo parang may mga lupa-lupa kasi once na itinanim po yan dun sa lupa mas malaki yung roots ano, at dahil malaki po yung lupa or mahaba po yung kanyang paggagapangan yung mga roots or paglalakihan, meron silang space para mag-grow, talaga pong mas lumalaki at mas dumadami kapag nakadirekta sa lupa. Ang problema nga lang po, kapag halimbawa ngayon may ulan at naanggihan sila, maaring dumumi yung dahon ano. Pero anyways, ayan, kita nyo po yung mga roots, ganyan po no. Sa mga previous video naman natin, nagkaroon tayo ng yan, pagdi-divide ng roots at nakita nyo kung paano paramihin ano. Ang dami po natin dito na mga whale pin ano. And iniisip ko kasi kung i-out ko ang mga ito no, pero gusto ko yung murang presyo lang ano. Kasi sa ngayon ata, meron ako nakita nito, yung malalaki, binibenta ng 1,000 na yung alaga, no? Napakatataas ng presyo. Pero before kasi ito, ang bentahan nito, makikita mo sa mga marketplace, 50 pesos, mga maliliit siya, no? Yung mga ganitong kalalaki, no? Tapos, nung nga umuso-uso, may na nagbebenta na ng 120. Tapos lalo na nung naging in demand na siya, meron na nga nagbebenta ng 1,000, no, na ganito. So lalo na kapag masyadong malaki, no, imagine niyo yung mga green na ganito binibenta na ng 1,000, what more yung malalaki na ganito na variegated ano. So ayan, tingnan natin. And
Yan o. Ayan pa o. Kita nyo. Ang dami no. Ang ganda ng kulay nito kasi parang blue-green yung kulay niya. At the same time, meron siyang mga design doon sa dahon no, na parang spot-spot no. So, ang ganda ng kanyang kulay. Parang ang mga perang bilog-bilog doon sa dahon na no. Kaya, nasabing maswerte. Kapag naman nasa paso, yung ating mga millionaire snake plants, dumadami din yan katulad nitong ating mga ganyan. Meron mga sumusulo yan, no? Depende nga po sa ugat, ano. Kapag po bibili kayo ng whale pin, tingnan nyo po yung ugat. Kapag malaki siya, mabilis na yan magsuloy, no? Pero kung halimbawa, konti pa lang at maliit yung ugat na nabili nyo, talagang matagal po, ano. Pero okay na okay din po yan kasi mas magandang tingnan kapag ganito, no? Pero depende naman po, ano. Meron po kasing times na yung ating millionaire snake plants o itong masonyana, eron nagkakaroon ng multiple leaves, no, sa isang bulb o sa isang roots, katulad po nitong isa natin na to, no. Makita nyo po yan, ano, na isang ugat lang po yung pinagmumulan nung iba't ibang leaves, no, katulad nitong apat na leaves, ano. Mayroon tayong apat na leaves sa isang ugat, no. Yan po yung tinatawag na multiple leaves pagdating po sa mga snake plants, ano. Kasi po nakikita natin solo-solo, nahihiwalay natin yung roots kasi bawat isang leaves mayroong roots, no. Pero meron pong mga katulad nito, yan, dalawang leaves, no, sa isang pinaka roots, no. So nagkaka-multiple po siya na leaves, ano. And mas marami siyang tingnan kapag gano'n na nagmumultiple leaves, ano. Pero okay din naman kung ang space niya ay limited, mas okay itong single leaves, ano. So ito, ilalagay muna natin dito sa may batsa-batsa. Ang daming ito. I think sobrang meron pang mga nakatwirl, oh. Dami nito, no. Gagawin natin is lalagay natin sa batsa and huhugasan natin, ano. Pero dahil papadilim na, hindi ko alam kung mapapakita ko pa sa inyo yung paghuhugas nito. And ayan, kita nyo, dami. Ang dami at isang punong batsa po yan, ano. Yung ating millionaire plants na tinatawag. So, yun na siya. Dami. So, ayan, sisimulan na natin linisan yung ating masunyana whale pin. And kasi may mga lupa-lupa siya, tsaka kita nyo. And ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng dishwashing. Yan, dishwashing. Kasi ito yung magpapakintab dun sa dahon niya. At the same time, magpapalinis nung ating snake plants. Ano. So, maglagay tayo dito ng tubig. And maglagay lang tayo sa sponge. So, para lang kayong maghuhugas ng pinggan. Ano. So, yan. Linisin na natin siya. Ano. Actually, yan. Tanggalin muna natin yung mga alikabok nito. And yan. Then yan. Linisin natin, no? Actually, meron akong previous video nung ating paglilinis nung dahon, ano, ng millionaire snake plants. Panuorin nyo yan. Pwede nyo yung balikan para makita nyo, no, yung ating parang makeover dun sa ating millionaire snake plants. And ang nakakatuwa dito kasi mas matatanggal pa yung mga sakit, no, ng plants, yung diseases na tinatawag, ano, maiwasan ang pagkalat or maiwasan po yung pagkapit dun sa ating pinakakalaman, ano. So ayan, sabunan ko muna lahat para yan, mabanlawan natin pagkatapos nating masabon, no, kasi yung ating area madilim na, and baka din nyo na makita, no. Pero sabi ko nga, pumili lang ako ng konti para mapakita ko lang sa inyo yung ating paglilinis nitong ating masunyana or millionaire snake plants, ano. And in order na makapag-perform sila ng benepisyo nila sa atin, kailangan malinis po yung ating plants, ano. So ayan, linisin muna natin at sabunan. So may magic, makikita nyo, may magic na mangyayari dahil kapag katapos linis natin sa
tubig. So, makikita nyo po, grabe, ang linis na, ang ganda, diba? Ngayon, pag natuyo yan, maganda na po yan. Napakaganda ng ating yan. Guys, so ayan, ito na yung ating mga millionaire snake plants, and i-air dry natin to, tapos ililipat na natin ano. Kung halimbawang nag-mount kayo, make sure din na linisin yung mga roots na rin ano, para pag tinanim nyo po yan, hindi na madumi no. And ayun yung ating mga millionaire snake plants na narinis. So alamin naman natin ano, kung magkano yung bentahan ng yan, masunya na ngayon ano. Tatry natin tumingin sa marketplace no, sa Facebook and sa Google, tingnan natin kung ano yung malalabas na presyo no. So hanapin natin millionaire snake plants, yan price ano, at tingnan natin kung magkano ang aabotin for sale. So my God, do sa marketplace, yan, ang unang lumabas po ay may 120, 100, 123. Pero depende sa date ano, kasi minsan pag ganito mababa, hindi na available. Meron pong 500 pesos. Ayan, yan na ata ang pinakamataas. Meron 750. Oh my God ano. Pero sabi ko sa inyo, meron akong nakita dumaan sa wall ko, umabot siya ng 1,000 no, yung bentahan. Pero sana wag na masyadong tumaas ano, kasi kawawa naman yung ating mga gustong-gustong magkaroon nito, pero tataas yung kanyang budget ano. Pero for sa ngayon, nakikita natin sa marketplace talagang meron pang mga mura no. And yan, kapag halimbawa naman kasali kayo sa mga plant group, yan meron diyan mga nagbebenta no, at baka mas mura no, lalo na kung maramihan yung bibili nyo, kasi mas maraming millionaire snake plants, mas maganda. And subukan naman natin sa Google ano, at titingin tayo dito, tingnan natin kung merong mababa na presyuhan yan. And tingnan natin kung anong unang lalabas, millionaire snake plants for sale no. Tingnan natin kung magkanuhan ano. So, my God, 750 din, no? At yan ang unang lumabas. Tapos, 499. So, merong yung mga lumabas na ganyan, ano? And, ayan. So, yung iba dito, nakakonekta sa iba't ibang mga yan, site. Like, for example, Lazada, Shopee, and meron din naman sa Facebook, ano? So, ganyan yung presyuhan ano. Pero sa totoo lang, dahil nga sa maraming nagkakagusto dito, nangyayari kapag mataas yung demand, tumataas din yung presyo no. At pag nangyayari yan, katulad nung pandemic na kahit anong halaman, talagang ang taas ng presyo no. Ganyan yung nangyayari, ganun din po yung nangyayari dito sa ating millionaire snake plants ano. So ayan mga ka-MDP, abatan nyo, kasi itong mga nakuha ko, gusto ko ibenta ng mura lang. And abatan nyo sa ating Facebook page siguro sa mga susunod na araw, or kung mapanood nyo ito ng late, yan, baka nabenta na natin ano? Pero kung halimbawa mapapanood nyo to before ng ating yan, bentahan sa Facebook page, dito lang po kayo mag-abang, Mini Dino Park in Eco Garden or Hermes Unaco Plants, dyan po natin i-out yan ano. So thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, at in-update ko lang naman kayo dyan sa trending na halaman, presyuhan ng millionaire snake plants, o tinatawag nating Masoniana Sansevieria whale pin, at Congo yung tawag dyan. And I hope merong mga mabababa pang mag benta niyan ano. At kung napapanood nyo to at meron kayong binibentang ganyan, baka makatulong sa ating mga followers o subscriber,
i-post nyo lang po, ano, mag-comment lang kayo dyan kung magkano yung ating bentahan dyan. Baka mas mura pa yun sa inyo, no? Kaya thank you so much sa inyong panonood nyo yung araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pigantong usapan, plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP. And this is Hermie Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!